sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay araw ng Sabado, 12 sa buwan ng Nobyembre taong 2022. Narito na ang headlines sa IZ Balita, Sabado pang umagang edisyon. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. PBBM, magsasagawa ng 4 na state visit sa China. Ekonomiya ng Pilipinas sinasaang lalago sa mahigit 7% ngayong 2022. DOH, walang babaguin sa restrictions ngayong holiday season. Libreng sakay sa EDSA Busway 24/7 na simula sa susunod na buwan. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, asahan muli sa susunod na linggo. Balita sa iba, yung dagat tsunami warning itinaas na sa Tonga Region. Balitang pampalakasan, Bolts tinalo ang Blackwater sa OT Games sa PBA's Commissioner's Cup. Balitang pangkalusugan, ano nga ba yung tendonitis at paano ito maiiwasan? At sa ating balitang showbiz, K-pop member na si Chanti, parte na ng Sparkle family. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Muli, magandang umaga, Pilipinas. Kami ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako po si Gilbert Perdez. At ako naman, Joanna Luna. IZ Balita. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Ating balita, binigyang diin ng National Economic and Development Authority o NEDA ang kahalagahan ng mga biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ibang bansa. Sa laging handa briefing, sinabi ni NEDA Undersecretary Rosemary E. De Leon na malaki ang maitutulong nito sa paglakas pa ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay E. De Leon, ito ang kailangan para maparami pa ang economic activity sa ating bansa. Samantala, kinumpirma ng Office of the Press Secretary na bibisita si PBBM sa China sa papasok ng susunod na taon. Ayon kay OPS OIC USEC Cheloy Garafil, tinanggap na ng presidente ang imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping at ang gobyerno ng China. Nabatid na isang state visit ang gagawin ng punong ehekutibo sa China sa January 3 hanggang January 6, 2023. Sa ngayon, ayon sa OPS, hinihintay pa ng Malacanang ang pagkumpirma ng Chinese government sa nasabing aktibidad. Samantala, pinanawagan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakamahusay na kooperasyon ng Republic of Korea o ROK sa bansa para sa renewable energy sources. Ayon kay PBBM, expertise ang ROK sa paggamit nga ng renewable energies at kung saan sabay nilang tutuklasin ang mga oportunidad sa technological na supply ng kurente na nagmula raw sa renewable sources. Anya, dapat maging magkasosyo ang Pilipinas at ROK sa nasabing proyekto. Nabati na binanggit din ng Pangulo ang ASEAN ROK Plan of Action 2021-2025 para sa kooperasyon ng kaligtasan at seguridad, kalayaan sa navigation at overflight. Posibleng lumago ang ekonomiya ng bansa sa 7.4% kayong 2022. Ayon sa Fitch Solutions, isang finance at insurance company, itinaas nila ang kanilang pagtataya na mula sa dati nilang inaasahan na 6.6% hanggang 7.4%. Kasunod na rin ito ng naitalang pag-angat sa gross domestic product o GDP sa 7.6% sa ikatlong bahagi ng taon. Una nang sinabi ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na lalawak ang ekonomiya ng bansa ng 6.5% hanggang 7.5% ngayong taon. Magdala ang inayag ng
naman ho ng Department of Health o DOH na walang bagong ipatutupad na restriction sa holiday season. Ngunit iginiit ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Ferreri na bagamat niluwagan ang pagsusot ng face mask, dapat batid ng lahat ang panganib ng kanilang pagtungo sa mga pagtitipon ngayong darating na Pasko. Maliban dito, kailangan din niya na maging responsable ang bawat isa. Dahil high risk daw ang mga pagtitipon sa hawaan daw ng COVID-19. Samantala, sinabi pa ng kagawaran na unti-unti nang bumababa ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. 11 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 1,227 na bagong kaso ng COVID-19 kahapon. Ito ang ikatlong sunod na araw na mahigit 1,000 bagong impeksyon ng COVID-19 sa bansa. Tumaas sa 17,188 mula sa 16,526 ang naiulat noong Huwebes. Aabot na sa 3,933,723 ang gumaling, habang 64,355 ang bilang ng mga nasawi. May pinakamataas na bilang pa rin ang National Capital Region o NCR na may 2,876, sinunda naman ng Calabarzon na may 1,654 at 974 ang Region 3. Walang hong dapat ipangamba ang publiko na posibleng mag-develop naman ng diabetes sa mga individual na tinamaan ng COVID-19. Ito ang binigyan din ni Health Officer in Charge Maria Rosario Ferreri, kung saan lahat daw ng nagkaroon ng infection ay magiging diabetic kalaunan. Ito daw yung mga napaulat kamakailan, no? Anya, mga high risk lamang dito ay ang may family history ng diabetes. Dapat din anyang malaman ng publiko na ang mabisang gawin para makaiwas dito ay magpabakuna at magsuot ng face mask, lalo na kapag may matataong o kapag nagtungo sa mataong lugar. Ng Department of Health o DOH ang panukalang batas na magsisilbing basis o pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic sa bansa. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Ferreri, matapos isinailalim sa state of calamity ang bansa, nagpasa sila ng panukalang batas na Public Health Emergency for Emerging and Re-emerging Disease Bill sa House of Representatives. Dagdag ni Ferreri, layo ng panukalang ito na makitang iba't ibang bahagi na ginagawa ng DOH, tulad ng pagbili ng mga bakuna, pagtugon sa mga emergency sa kalusugan at pagbibigay ng mga benepisyo sa mga healthcare workers. Iniharap ng DOH ang panukala sa mga mambabatas at kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kauna-unahang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting, kung saan itinuturing itong priority measure ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, nire-recommenda naman ng Department of Health o DOH ang ilang pagbabago sa alert level system sa bansa kaugnay sa mga nakasanayang restriction sa ating bansa nga. Ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Ferreri, ire-recommenda ng DOH sa Interagency Task Force o IATF na paghiwalayin ang alert level system at restriction ito dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Maliban dito, nagpaalala naman ng kagawaran na patuloy pa ding makapagtala raw ng mga kaso ang Pilipinas, samantala binalaan ng publiko na magsuot pa rin ng face mask, lalo na sa mga vulnerable population at sa mga mangangaruling ngayong Kapaskuhan. Kaugnay ng balitang yan, iginiit ng Department of Health o DOH na dapat pa rin magsuot ng face mask ang mga mangangaruling ngayong Pasko. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Ferreri, na may bata pa rin o may banta pa rin ng COVID-19 bagamat pababa na ang trend ng mga kaso nito. Pinayuhan din ni Ferreri ang mga vulnerable population, particular na ang mga senior citizen, na gumagamit pa rin ng face mask para maiwasan ang hawaan. Kaugnay nito, plano ng kagawaran na magrekomenda ng ilang pagbabago sa alert level system hinggil sa pandemya at mga restrictions nito. Sinabi rin ni Ferreri na inirekomenda na ng DOH sa IATF na paghiwalayin ang alert level system at ilang restriksyon. Babalik po kami. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Sa 6:16 na magandang umaga, nagbabalik ang IC Balita Sabado pang umagang edisyon. Kami pa rin po ang inyong makakasama.
Ako po si Gilbert Perdez. At ako naman ang Joanna Luna. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, asahan na ang dagdag bawas ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, na mataas ang indikasyon ng pagtaas ng presyo ng gasolina at kerosene, maaring bahagyang rollback o walang pagbabago ang diesel. Samantala, sinabi ng oil industry na ang presyo ng kada litro ng diesel ay maaring mabawasan ng 30 centavos hanggang 10 centavos, habang ang presyo ng gasolina ay posibleng tumaas ng 70 centavos hanggang 90 centavos kada litro. Maari pang magbago ang presyo dahil sa pagsasaayos ng presyo, ngunit depende pa sa magiging resulta ng kalakalan. Talatako muna tayo sa ating Metro Patrol. Mula dyan sa Malabon City, magre-report si Danny Cruz. Danny, magandang umaga. Yes, good morning, Joanna, Gilbert. Magandang balita ang hatid ni Congresswoman Jay Lacson Noel sa mga senior citizen sa lungsod ng Malabon sa patuloy na ginagawang pamamahagi ng pensyon sa iba't ibang barangay na binibisita ng kongresista. Sinabi nito sa kanyang mensahe sa mga senior citizen na sa susunod na pagtanggap nila ng pensyon ay may dagdag na itong 1,000 piso. Anyay, ito'y base sa isinusunong niyang panukala sa Kongreso sa datos ng DSWD na sa mahigit kalahati na ng 21 barangay sa lungsod ang nagbebenepisyo sa payout na ito na 3,000 piso para sa ikatlo at ikaapat na quarter ng taon. Ayon kay Congresswoman Jay Lacson Noel, minamadali na niya na may pasas ang dagdag aumento sa pensyon sa Kongreso. Bukod dito, sinabi ng kongresista ng Malabon na ramdam niya ang pangangailangan ng naging karanasan ng mga nakatatanda ng kasagsagan ng pandemya. Anya, marami sa mga ito nang hina ang pangangatawan dahil sa mahigit 2 taong pananatili sa bahay. Kaya anya, patuloy ang pagbibigay ng medical assistance at financial assistance ng kanyang opisina upang makatulong sa mga senior. Lubos naman ang pasasalamat ng libo-libong senior citizens sa lungsod ng Malabon kay Congresswoman Jay Lacson Noel sa malasakit at pagbibigay ng importansya sa mga nakatatandang Malabonian. Yan ang balita. Metro Patrol Danny Cruz nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat, Danny Cruz. Samantala, mula Malabon, punta tayong Rizal. May ulat iyahatid si Tate Ray Abella. Magandang morning, Tate Ray. Salamat, Joanna at Gilbert. Dalawang lalaki ang ikang ay pinagbabaril dito sa mismong bayan ng Rodriguez Rizal, kamakalawa ng Napon. Ang lalaking unang binaril ng mga naturang salary na tito ay patay na ng dalim sa ospital ay kinilalang si Cupilo Manuel Senior, habang sugot naman ang isang kaibigan naman na nakilala ng PNP Rodriguez sa pangalang Jerry Mangga. Ayon sa ulat ng Rodriguez Municipal Police Station, na mangyari ay umigit kumulang sa alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, ay kapwala nakatayo at nakukwentuhan ang dalawa dito sa may lugar ng Melix Road sa Barangay Mangga, na mangyari ang naturang pamamaril. Ayon pa sa PNP, ay bigilang sumapot at tulang kabog-abog na pagbabaril itong si Manuel sa iba't bambagi ng katawan na agad itong ikinamatay. Tinama naman ang ligo na bala si Mangga sa tiyan, kaya ito na sinugod sa HIV Hospital upang malunasan. Maaaring yung pa sa PNP ng Rodriguez ay ang angulo ay kanga yung sa droga, pagkat ito pala ay matagal lang sinusubaybayan ang naturang na biktima pato na ang pagtutulak ng pinagbabawal na gamot sa naturang bayan. Yan natin yung update mula sa lalawigan ng Rizal. Ito ang Metro Patrol. Tato ay Aragones, Amelia Longos, yung pinang may tudulakas TWIC. IZ Balita. IZ Balita Nationwide.
Matalas na iba pang tampok na balita, magiging 24/7 na ho ang operasyon na libreng sakay sa EDSA Busway simula December 15 hanggang December 31 ho yan ang kasalukuyang taon. Ito ang hiyag ng Transportation Secretary Jaime Bautista sa katatapos hong usa ginanap ho na Land Transportation Office Regional Directors Conference 2022 sa isang hotel sa lungsod ng Quezon. Sa kasalukuyan ng mga pasahero ng EDSA Busway ay maaari lang sumakay ng libre mula alas 4 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Sinabi pa ho ng kalihim na pagkakasyay na lamang hanggang sa katapusan ng ang tao ng 1.4 billion pesos ng pondo para naman sa libreng sakay. Ito anya ay dahil hindi nakasama sa National Expenditure Program o NEP ang libreng sakay program para sa taong 2022 na sinumite naman ng Department of Budget and Management sa Kongreso. Samantala, nanawagan ho si Bautista sa Kongreso na kung mabibigyan pa rin ng pondo ang naturang programa ay pagpapatuloy nila ito kahit sa limitadong panahon lamang. Pero kung hindi, magpapatuloy pa rin na anya ang operasyon sa EDSA Busway, ngunit kinakailangan ng magbayad ng mga pasahero. At sila pang detalye ng balita, nasa 25,000 metrikong toneladang isda ang iaangkat ng Pilipinas para sa mga wet market. Ito ay kasabay ng pagsisimula ng closed fishing season ngayong buwan hanggang Enero ng susunod na taon. Kabilang sa aangkatin ng mga isda ay ang galunggong, mackerel, bonito at moonfish. Una nang hinikayat ng mga grupo ng mangingisda si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na itigil na ang importasyon at sa halip ay palakasin na lamang ang lokal na produksyon. Samantala, wala hong ipatutupad na extension sa operating hours ng mga pangunahing mass transit sa National Capital Region o NCR ngayong Christmas season. Ito ay ayon sa Department of Transportation o DOTR dahil sinasang pagbuhos ng mga mananakay bunsod ng Christmas rush. Sa abiso naman ng MRT3, hindi palalawigin ang kanilang operasyon dahil sa ginagawang maintenance activities. Habang ayon naman sa LRT2, nagpatupad na sila ng extension noon pang Hunyo para maserbisyuhan naman ang mga estudyante. Samantala, wala namang abiso ang LRT1 kung magkakasa sila ng extension sa kanilang operasyon. Samantala, pinili ni Senator Amy Marcos na mamahagi na lamang ng Nutriban at tulong pinansyal sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo sa Cavite. Ito ay isang araw bago ipagdiwang ang kaarawan ng senador. Ayon kay Marcos, ginawa niya na itong children's party ang kanyang kaarawan at isa rin sa kahilingan niya ay mabawasan ang kahirapan sa bansa dahil sa pagtaas ng mga presyo. Nilibot ng senador ang tinamaan ng sakuna sa bansa at namahagi rin ng Nutriban na nakuha niya mula sa administrasyon ng kanilang ama. Matatanda ang Nutriban o ang Nutriban ang ipinamahagi ni Marcos Sr. sa mga mag-aaral sa elementarya mula sa pampublikong paaralan upang tugunan ang malnutrisyon sa Pilipinas. Samantala, naglaan naman ho ang Dole Calabarzon ng Department of Labor and Employment ng 118.5 million pesos para sa mga biktima naman ng bagyong Paeng. Ayon kay Regional Director Attorney Maria Karina Perida Trivilla, lulunsad ng Dole ang tulong pangkabuhayan sa ating mga disadvantaged o displaced workers tinatawag hong tupad program. Anya, makikinabang dito ang nasa 25,000 beneficiaries kung saan mahigit 8,000 individual naman o katumbas ng mahigit 200,000 pamilya na ang apektado ng nasabing bagyo sa rehiyon. Dagdag pa nito na kumuha ho ang Dole ng 122 coordinators na tutulong para maipamahagi ang ayuda o tulong sa mga benepisyaryo. Alas 6:26 ng umaga ay sinusulong ni Senator Sherwin Gatchalian ang isang panukalang batas na makapagpapatayo ng sariling mass transport system, ang LGU o Local Government Unit. Sa Senate Bill No. 951 o LGU Transportation Bill, layo ng panukala na magkaroon ng interconnectivity at integration ng mga national at local intermodal transport system. Ayon kay Gatchalian, makakatulong ang panukalang batas sa pagbuo ng state-of-the-art mass public transport system upang maging ligtas ang mga mamamayan sa alternatibong transportasyon. Samantala, makakatulong din anya ito dahil mas maraming job opportunities para sa mga Pilipino. Samantala, tako muna tayo sa ating balita mula sa mga lalawigan.
nasira ang proyekto daw dulot ng bagyong Paeng. Sisimulan na o sinisimulan ng ayusin dyan sa lalawigan ng Ilocos Norte. Report mula kay Patro Ronald Domingo. Ronald. Yes, magandang inoga kasamang Gilbert, kasamang Joanna. Inihayag ni Congressman Sandro Marcos ng unang distrito ng Ilocos Norte na nasimulan na ang pagpapaayos sa mga nasira ng dulot ng Bagyo Neneng at Malakas na Lindol. Ibinanyag ni Congressman Marcos na una nang tinawagan siya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ang nakaraang bagyo at lindol at kinumusta ang Ilocos Norte dahil konsensya sa sitwasyon ng mga kababayan. Inabi ni Congressman Sandro Marcos na kahit wala pa ang pundo, agad nang pinasimulan na ni Presidente Bongbong Marcos ang pagpapaayos sa mga kailangang ayusin sa bayan ng Adams at Pagudpud, Ilocos Norte, na nasira dala ng dalawang nagdaang kalamidad. Iginiit niya na nais ni Presidente Bongbong Marcos na kailangan mauna ng maayos ang mga lugar upang makadaan na ang mga motorista, lalong-lalo na ang mga galing sa Adams at Pagudpud, Ilocos Norte. Balita mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simple lang may DWIZ. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Maraming salamat Ronald Idol Domingo. Samantala sa iba pang detalye ng balita, sinuportahan ng magsasaka party list ang panukala ng Administrasyong Marcos na mag-angkat ng fertilizer sa susunod na taon. Ito ayon kay magsasaka party list leader Robert Nazal ay para mapalakas pa ang food production sa bansa at maging matatag ang presyo ng mga bilihin, partikular na sa pagkain. Iginiit din ni Nazal ang importansya ng importasyon ng mga abono dahil napapabilis nito ang paglago at paglaki ng mga pananim. Matatanda ang nilagda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang Memorandum of Agreement na magpapatupad ng importasyon ng 150,000 metric tons ng asukal mula sa China. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Trade and Industry at ang Philippine Trade Investment Center na gumawa ng hakbang para suportahan ang mga magsasaka at makontrol ang tuloy-tuloy na taas presyo ng pagkain. Mababatid na libreng ipamimigay sa mga magsasaka ang 2.277 million na bag ng fertilizer na nagkakahalaga ng 4.1 billion pesos ng Department of Agriculture. Talaw sa iba pang tampok na balita, pinagmalaki naman ni Vice President Sara Duterte ang zero massive deployment o walang kaguluhan na naganap sa Maguindanao. Ayon kay Duterte, wala nang naganap na digmaan sa lugar matapos pirmahan ang peace agreement sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at ng pamahalaan ng Pilipinas. Wala rin anyang insidente ng kidnapping ng Abu Sayyaf mula noong nakaupo ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginito ni Sara Duterte na kailangang panatilihin ang kapayapaan dahil sa posibleng mauwi ang maliit na gulo sa digmaan. Babalik ang IC Balita Sabado pang umagang edisyon. IC. IC Balita. IC Balita Nationwide. Nationwide. Sa oras na 6:33 ng umaga, nagbabalik ang IC Balita Sabado pang umagang edisyon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, na umuusad na ang proseso ng financial claims para sa mga overseas Filipino workers o OFWs na nasawi sa Libya. Layo nito na maayos ang proseso ng pagkuha ng claims sa mga benepisyaryo ng mga OFW na namatay sa nasabing bansa. Kaugnay nito, nakipagpulong na ang mga opisyal ng embahada sa mga opisyal ng bangko sa Benghazi. Maliban dito, hinahabol ng Philippine Embassy ang financial claims ng Filipino workers na unang na-repatriate. Sa iba pang tampok na balita, inikayat naman ng DILG, Department of Interior, Local Government, ang mga lokal na pamahalaan na aktibong suportahan ng papel ng nakababatang populasyon sa pagtugon sa isyu ng climate change o yung pabago-bagong panahon. Agunay ito sa selebrasyon ng National Day for Youth Climate Action at ASEAN Youth in Climate Action and Disaster Resilience sa November 25 ho yan gaganapin. Partikular na hinimoko ni DILG Secretary
Benhur Abalos Jr., ang local chief executives na pangunahan ang mahakbang na hihikayat sa sangguniang kabataan o SK members sa lahat ng antas na gunitain ang nasabing aktibidad. Matatandaan na noong November 12 naman, 2015, inihayag ho ng Office of the President ang proclamation o inilabasuyan yung proclamation number 1160 na nagdedeklara ho sa November 25 ng bawat taon bilang National Day for Youth in Climate Action. Samantala, nilagdaan na ang kasunduan ng gobyerno at More Islamic Liberation Front o MILF para sa tigil putukan sa Basilan. Nagsimula ang labanan noong Martes sa Ungkayapukan na ikinasawi ng 6 na tao. Ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, nilagdaan na ang kasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities, Ad Hoc Joint Action Group at Nonviolent Peace Force na pawang sangay ng MILF. Nagpasalamat naman sa MILF si David Dishano, Presidential Assistant at pinuno ng OPAPRU, Bangsamoro Transformation Program, dahil sa pakikipagtulungan nito sa kapayapaan. Maliban sa 6 na taong nasawi sa labanan, 7 sundalo din ang nasugatan. Samantala, pinuri naman ni House Speaker Martin Romualdez si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos umang mapagtagumpayan ito ang paglalahad ng isyu sa Pilipinas sa ASEAN region. Ayon kay Romualdez, maayos na nailahad ng Pangulo ang panawagan para sa mga regional unity sa pagitan ng ASEAN member states upang masolusyunan ang mga problema sa bansa. Binati rin ng House Leader ang maayos na bilateral meetings ng Pangulo sa mga bansang Vietnam at Cambodia upang magbubukas ng magandang oportunidad sa ating bansa. Binisita ng Mount Arayat Community Safety Task Force ang Mount Arayat upang tignan ang lagay ng nasabing bundok. Pinamumunuan ito ni Governor Denise Delta Pineda kung saan para makita niya ang kalagayan at kamustahin na rin ang mga taong nakatira rito. Magugunitang nagkaroon ng bitak sa Mount Arayat kung saan nagresulta sa ilang pagguho ng lupa. Sa pagtutulungan ni na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Head Angelina Blanco at Arayat Vice Mayor Emmanuel Alejandrino, hinati ang mga miyembro sa iba't ibang gawain katulad na lamang ng papanik sa bundok, magsasagawa ng house tagging, aerial survey at mamamahagi ng mga go bags. Malatakaw muna tayo sa Ronda Provincia. Magre-report mula dyan sa lalawigan ng Ilocos Norte sa Ronald Domingo. Ronald. Yes, magandang umaga muli kasamang Gilbert, kasamang Joanna at narito na ang karagdagang balita mula dito sa Ilocos Norte. Binigyan pugay ni Governor Macho Marcos Manotok ang Mariano Marcos State University o MMSU matapos 100% pumasa sa physical licensure examination ang kanilang mga estudyanteng sumara sa ilalim sa nasabing eksaminasyon. Ipinagmalaki niya na isa sa 21 bagong doktor mula dito sa lawigan na nagtapos sa nabanggit na universidad ay scholar ng pamalaan panalawigan sa Doctor of Medicine Scholarship Program. Itinuturing niya na napakalaking bagay ito para sa lawigan, lalong-lalo na ngayon na kulang ang mga doktor dito. Umaasa si Governor Manotok na kung hindi man na mananatili sa lawigan ay maglilingkod muna siya ng isang taon bago umalis sa lalawigan. Samantala, kilala ni Ginang Carolyn Juan Agtawili ng Provincial Education Office ang nasabing bagong doktor na naging scholar ng lawigan na si Dr. Fatima Sales. Sinabi niya na siya ay kabilang sa mga unang naging scholar ng pamalang panlawigan sa Doctor of Medicine Scholarship Program. Idinagdag niya na sa ngayon ay isa pa lamang si Dr. Sales sa mga naging scholar ng lalawigan sa ilalim ng Natural Scholarship Program na sumasa ilalim sa Physical Licensure Examination. Balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIZ. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Matala sa mga pang-tampok na balita, nais naman ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aralan ng komite o ng House Ways and Means Committee ang posibilidad na pag-alis ng value-added tax of
kontrata sa mga pampublikong utility, yung public utilities. Sa panayam ho ng DWIZ, sinabi ho ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda, ang chairman ho ng House Committee on Ways and Means, na kasalukuyan pang pinag-aaralan ng gobyerno ang panukalang alisin ng VAT sa mga public utilities gaya ho ng water bills, toll fees, lalo na ho ang kuryente. Layo na niya ng panukala na maibsan ang paghihirap ng mga Pilipino, ngunit sa ngayon ay tinitingnan pa daw dahil dito ito raw ay pinag-aaralan pa ng husto ng kanilang komite. And for the President, una-una, malaki po ang mawawala, 210 million, at mahirap po talaga yun na manap ng pambawi. Ang pambawi mo lang yan, eh, kalpasan yung ating gastusin sa social services, sa health, at saka sa education, at saka sa infra na siya po na nag-create po ng job sa atin. So tinitingnan po namin yung iba po mga ibang mga paraan para po mapababayan. Yan ho ang tinig ni Representative Joey Salceda sa panayam ng DWIZ. Alas 6:40 ng magandang umaga, muling binuksan ng Judicial and Bar Council o JBC ang aplikasyon at nominasyon para sa 4 na posisyon ng Associate Justice sa Court of Appeals at Sandigang Bayan. Kasama rito ang nabakante ng posisyon ni dating Associate Justice Maria Filomena Singh na na-promote sa Korte Suprema noong May 18, 2022. Gayun din ang dalawang iba pa na maaring mabakante kabilang ang posisyon ni Associate Justices Manuel Barrios at Lloyda Posadas Kahulugan na magre-retiro sa November 29, 2022 at January 19, 2023. Samantala, nabakante naman ang nagretirong si Associate Justice Alex Quiroz ang posisyon sa Sandigang Bayan. Sa iba pang tampok na balita, naglatag naman ho ang pamahalaan ng short-term and medium-term solutions para makontra ang epekto ng dala ng inflation sa bansa. Sa laging handa public briefing, sinabi ho ng Neda Yusek Marie Rose Edelion na malaking factor kasi ng naitalang mabilis na inflation rate nitong Oktubre ay ang bagyong karding na tumama ho sa bansa nitong huling linggo ng Setyembre. Naging malaking hamon din daw ang bagyong paing at nasang tatagal ang epekto nito sa una hanggang dalawang linggo nitong Nobyembre. Sa kabila nito, sinabi ho ni Edelion na may inihanda naman silang pangontra para sa epekto naman ng mga hamong ito. Kabila na raw dito yung short-term solution kagaya ho ng cash assistance program sa sektor ng agrikultura, pangisda, transportasyon at gayon din ng mga mahihirap na pamilya. Ang medium-term solution naman, anya, ay ang pagpapataas sa produksyon o pagpaparami ho sa supply ng goods at serbisyo tulad ho ng pagkain at pagpapaigtig ho ng tinatawag hong logistics network para ho maipadala sa palengke ang maraming ani sa ibang mga lugar sa Pilipinas. Nitong Oktubre ho ng kasalukuyang taon ay natala ang 7.7% inflation rate, ang pinakamataas sa loob ng 14 na taon. Pinapaimbestigahan ni Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang ang nadiskubring hinuhukay na lagusan sa loob ng New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa, Metro Manila. Ayon kay Katapang, nang hingi siya ng tulong sa Department of Environment and Natural Resources o DNR hinggil sa hinuhukay. Sinabi naman ng DNR na may tuturing umano itong illegal at nasa 300 metro ang lapad ng tunnel kung saan palayo sa pader ng kulungan. Kaugnay dito, kinausap pa umano ni Katapang ang operator ng backhoe na siyang nagdala ng kagamitan sa Bilibid, ngunit hindi na ito muling nagpakita. Sinusubukan ng kunin ang payag ni Bantag hinggil sa paghukay sa nasabing lugar. Ang tampok na balita, na nawagan ho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin pa ang pagkakaisa ng ASEAN para matugunan ho yung mga hamon at kulo sa rehiyon. Ginawa ni Pangulong Marcos ang panawagan sa kanyang intervention sa ASEAN Summit Plenary sa Cambodia. Binigyan din ho ng Pangulo na mahalaga ang regional unity para maging responsive ito sa kasalukuyang mga hamon at makakapagpatupad ho ng mga mekanisms o mga hakbang sa pagtataguyod o pagbuo ng matatag na komunidad. Naniniwala ho ang Presidente na makatutulong na matugunan ng ASEAN ang mga hamon sa rehiyon tulad na ho ng mga sakuna na likhaw ng kalikasan, health emergencies, armed conflicts at economic recessions o
kung sulit naman ang pagkakaisa raw ng mga miyembro nito. Binigyan din pa ng Pangulo na may mga pangangailangang palakasin pa ASEAN ang tinatawag kong ASEAN Food Security Cooperation sa pamamagitan ho ng mga inisyatibo at proyekto sa ilalim ho ng ASEAN Ministers of Agriculture at iba pang mekanismo. Una rito ay dumalo si Pangulong Marcos sa ASEAN Leaders Interface kasama ho yung iba't ibang leader mula sa nasabing samahan. Sa kanyang panig, ipinanawagan ni Pangulong Marcos ang maigting na pagtutulungan ng rehiyon para siguruhin ho yung pagsuporta sa mga maliliit hong negosyo, pagpapaigting sa kontribusyon ng mga kababaihan sa ekonomiya at ang pagsiguro ng digital capacity ng mga negosyo. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na gumamit ang National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP ng method of deduction sa investigasyon sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Sa pamamagitan nito, may mahabang listahan ng NBI at PNP na tinatawag na persons of interest. Samantala, kasama sa nasabing listahan ang binanggit na malalaking pangalan ni Lapid sa radyo gaya ng ilang mga politiko at opisyal ng gobyerno. Sinabi rin ni DOJ spokesman attorney Mico Clabano na kabilang din sa mga anggulong sinilip ng mga otoridad sa paunang investigasyon ay ang posibleng may kinalaman sa droga. Maliban dito, pinagbasayan din ang investigasyon ng mga nakalap na ebidensya mula sa mga sinumpaang salaysay ng mga persons of deprived of liberty o PDLs, ballistic analysis, CCTV footage, money trail at iba pang mga physical evidence. Babalik po ang IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Ng umaga, nagbabalik ang IC Balita Sabado, pangumagang edisyon. Kami pa rin po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako po si Gilbert Perdez. At ako naman, Joanna Luna. IC Balita Nationwide. Nakatakdang simula ng konstruksyon ng tulay na nagkokonekta sa Panay, Guimaras, Negros Island sa Western Visayas sa first quarter ng 2023. Sinabi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Emil Asadain kay Secretary Manuel Bonoan na naglabas ang Department of Finance ng patunay na inoautorisa nito ang engineering services ng naturang proyekto para maipatupad ang loan agreement. Target ng kagawaran na simulan ang detailed engineering design o DED ng proyekto sa nasabing taon. Sa unang bahagi ng taong ito, nakakuha ang gobyerno ng Pilipinas ng $56.6 million na loan mula sa gobyerno ng Republika ng Korea para sa mga serbisyo sa engineering ng PGN Island Bridges. Samantala, sa iba pa pong dampok na balita, malaking bagay sa naitalang paglaguho ng ekonomiya ng bansa nitong third quarter, ang pagluluwag ng restrictions. Kamakailan ho ay pinagutos ni Pangulong Marcos na voluntaryo na lamang ang pagsusot ng face mask sa lubos o sa loob at labas ng mga establishmento o mga lugar, habang hindi na rin kailangan ng RT-PCR test result kundi negative antigen test result na lamang para sa mga biyahero. Mas maluwag na rin ang paggalaw ng publiko, kaya mataas na ang kumpiyansa ng consumers na lumabas habang tuloy-tuloy na rin daw ang pagbubukas ng mga industriya. Sa laging handa briefing, sinabi yung NEDA Undersecretary Rosemarie Edilion na dahil sa magandang naitalang paglago ng gross domestic product nitong third quarter, kumpiyansa na ho sila sa pagtatapos ng kasalukuyang taon na maabot nito ang kahit 3.3% na lamang na lower bound sa economic growth o yung 6.5% na target. Posibleng niyang mahigitan pa ito dahil sa patuloy na masigla ang demand at economic activity sa bansa. Samantala, nagbabala ang pamunuan ng Bureau of Immigration o BI sa publiko laban sa mga manloloko na nag-aalok ng serbisyo sa mga dayuhan. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingko na naglabas sila ng babala sa mga dayuhang mamamayan na huwag mag-avail ng mga ilegal na inaalok na papeles. Dahilan ito sa pagkakaaresto ng dalawang dayuhan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos nagpakita ng peking exit clearance na inisyo umano ni Tansingko. Ngunit nabatid na wala siyang inisyo sa dayuhan, kaya naman pinayuhan ng mga dayuhan na pumunta na lamang sa mga opisina ng Bureau of Immigration upang maiwasan ang pamimeke ng mga papeles.
samantala, isa pang balita mula sa mga probinsya. Mula dyan sa Central Luzon, magre-report naman si Johnny Gole. Johnny. Yes, good morning sa inyong dalawa. Nasa red alert status ngayon itong Clark International Airport. Kasunod ito ng sunod-sunod na pagkakadiscovery ng mga illegal na droga mula sa iba'yong dagat sa ng Bureau of Customs sa Port of Clark at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Dahil dito, lalo pang maghihigpit ngayon itong binuong anti-illegal task force na pinangunahan nga ng PDEA, Bureau of Customs, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Clark Development Corporation Security Department sa bawat bagahing dumadating nga dito sa nasabing palitaran. Nitong nagdaang linggo lamang, magkasunod na nasabat ng task force ang halos ilang daang kilo ng marijuana kusa nang dumaan ito sa X-ray machines ng BOC at sa sniffing dogs ng PDEA. Kulang sa 6 na milyong piso itong halaga ng naturang mga kontrabando. Nakasaad dumano sa dokumento ng bagahe na mga damit, chocolates at kape ang laman nito. Ngunit nang dumaan ito sa X-ray machines ng BOC ay nakitaan ito ng kahinahinalang parcel sa kaya agad na isinailalim sa physical examinations at sniffing dogs ng PDEA. Na dakip naman na ang mga claimants nitong nasabing mga kargamento sa entrapment operations sa Metro Manila at lalawigan ng Bulacan. Ayon dito sa Bureau of Customs Port of Clark, magdadagdag sila ng mga tauhan lalo't paparating na itong holiday season kung saan dagsa umano yung mga bagahe mula sa abroad na ipinadadala nga dito sa Pilipinas. Gayunpaman, ayon sa BOC, may sapat silang mga sophisticated X-ray machines upang matukoy itong mga illegal na kargamento gaya ng droga na mga dumadating nga dito sa idinadaan sa mga bagahe sa pamamagitan nitong Clark International Airport. Mula dito sa Gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol, nag-uulat sa Pilam ito ng lakas di WIC. IZ Balita Nationwide. Salamat, Johnny Gores. Samantala, arestadong higit 40 ang katao habang 16 na motorsiklo at tricycle ay nakolekta matapos gawing racetrack ang isang bypass road para sa ilegal na karera sa Lipa, Batangas. Nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad dahil dumulog ang mga residente sa kanilang tanggapan. Napagalaman din ng pulisya na walang rehistro ang ilang mga sasakyan ayon sa Land Transportation Office Region 4A na lalabag sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Ang mga kabilang sa nasabing karera, nahaharap sa reklamo ang mga nadakip na walang helmet, lumabag sa ordinansa at hindi irehistrado ang kanilang mga motor. Samantala, may nakikita pa rin mga bagong variant ang isang eksperto na pwede anyang makapasok o sumulpot pa sa bansa kahit patuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Sinabihon ni Dr. Rogen Solante, isang infectious disease expert, na ang mga lumulutang na variant na ito ay ang BQ1 at BQ1.1. Ayon kay Solante, ang mutations nito ay tulad ho ng Omicron, kaya mahalaga niyang mamonitor ito ng husto para mabilis din makahawa at dahil mabilis din ito, daw ito makahawat at kumalat. Observasyon ni Solante, wala na rin halos nagpapapit RT-PCR test kapag nagkasintomas dahil mild lamang ang infection na dinudulot nito. Sa kabila nito, sinabi ho ng doktor na nariyan pa rin ang tinatawag na variants of concern, kaya mahalagang maituloy pa rin ang pagpapabakuna at booster shots. IZ Balita Nationwide. Balita sa ibang bansa. Itinaas ng tsunami warning ng gobyerno ng Tonga matapos ang magnitude 7.9 na lindol. Ang naturang lindol ay may lalim na 10 kilometro na tumama sa silangang bahagi ng Naifu, Tonga. Ayon sa Tonga government, bagamat hindi direktang nangyari ang naturang pagyanig sa kanila, ay naramdaman naman ito sa buong bansa. Samantala, pinayuhan naman ang mga residente sa lugar na lumikas na at magtungo sa mataas at matibay na mga lugar. Sa sports!
Naluhon ng Meralco Bolts ang Blackwater sa score na 102-98 sa PBA Commissioner's Cup. Nanguna ho si KJ McDaniels ng Bolts na nakapagtala ng 26 points, 12 rebounds at 5 assists. Habang nagambag naman ng 18 points si Aaron Black. Tinapala ni McDaniels si Barclay Bona ng Blackwater sa natitirang 42 seconds ng laro dahilan para may tabla ang score sa 96. Malaking bahagi rin o malaking bahagi rin ng pagkapanalo ng Bolts ang pagpasok ni Black ng dalawang crucial free throws sa huling 12 segundo ng laban dahilan para maging 101-98 ang nasabing score. Sa kasalukuyan, meron ng tatlong panalo at 7 talo ang Blackwater habang meron namang 3 panalo at 5 talo ang Bolts. Balitang pangkalusugan. Madalas bang manakit ang inyong muscle dahil maaring tendonitis na iyan? Ang tendonitis ay ang pamamaga o pagkapunit ng mga tendon sa pagitan ng muscles at buto. Nagkakaroon ng tendonitis ang isang tao kapag ito ay nagbubuhat ng mabibigat na bagay at bigla ang pa-stretch sa apektadong bahagi ng katawan. Maaari ring sanhin nito ang maling posisyon ng katawan sa pagkaupo at kakulangan sa stretching o warm-up exercise. Ayan, partner, nag-exercise ka ba? Oo. Ayan. Kanya-kanyang paraan lang yan. Oo. Pero delikado yan, tendonitis. Sampu eh. Pangalan ng pangalan. Ang taong may tendonitis ay mahihirapang maigalaw ng wasto ang apektadong bahagi ng kanilang katawan. Parang stiff neck rin ito, no? Upang maiwasan ang pagkakaroon ng tendonitis, siguraduhin dahan-dahang gumalaw kapag nagsasagawa ng mga physical activity. Gumamit rin ang... Hindi natin masabi yan, partner, eh. Depende sa physical activity na ginagawa mo. Gumamit rin! Mag-slow mo ka. Pwede ba yun? Gumamit rin ang tamang lakas sa mga gawain at iwasan ng paulit-ulit na paggawa nito. Maari rin itong malunasan sa pamamagitan ng pag-inom ng painkillers, pag-a-apply ng ice sa namamagang bahagi ng katawan at compression. Ayun. Yun naman pala, iko-compress mo din eh. Oh. Ang 10? Oo. 10 pesos 10 eh. Gawin. Ayun. Sa entertainment, a trending news. So mag-sparkle na raw eh, no? Official hong parte ng Sparkle family itong K-pop member na si Chantal Videla. Chantal, no? Tsaka mas kilalang Chanti ba, partner? Ano? Chanti. Sana ikaw na lang nag-aroon. Sa ibinahagi yung post sa social media, winelcome ho ng Sparkle family ang Filipino-Argentinian artist na bilang ho si Chanti sa K-pop group na ano pa to, La Pilos, kung saan nilabas nilang first single na Hitia nitong Hunyo. Kasama rin ho si Chanti sa kagrupo nila si Shana, yun si Sewon, Heun at Bessie. Tumatawa ka, partner. Siguro nagka-K-pop ka, no? Hindi natin pamilyar yung mga pangalan nito. Sino nagbigay ng pangalan nito? Ayun, partner. Actually, nyo po ang isang edisyon ng IC Balita Nationwide dito sa Impilang May Todong Lakas. Balita ang sigurado na, partner, di ba? Tapat na serbisyo. At sa komentaryo numero 1. Kami po ang inyong naging tagapaghatid balita. Ako po si Gilbert Perez. At ako naman, Joanna Luna, ang tabayan ng susunod na programa, Isyu ng Bayan, kasama sina Miss Lisa Soriano at Ed Dural. Ayun, maraming salamat po. Happy weekend! IZ Balita Nationwide.